Hello guys, good afternoon. May magandang topic na naman ako na nais i-discuss or i-share sa inyo. Ito po yung tinatawag na mga restricted cases. So ano-ano po ba yung mga restricted cases na yan? Tulad ng kidnapping, rape, theft, qualified theft, kidnapping, even section 5 of RA 9165, part ng restricted cases sa amin sa Cocodian Insurance, ang mga ganyang kaso. So when you say restricted cases, ito yung mga kaso na subject for approval muna sa head office. Depende sa report na gagawin namin mga area manager kung ano yung result ng CI na kinandak namin. Once na, halimbawa, pag CI namin, pagpunta sa location ng address ng accused, na discover namin na nangungupahan lang siya. So, honest namin nire-report sa head office yun para automatic ako mismo bilang area manager ay dinidesisyonan ko na bitawan yung kasong to. Pagdating naman sa mga foreigner, so, napakahigpit po ng head office. Siyempre, ang foreigner, madaling tumakas yan. Pag abroad lang yan, bumalik sa lugar nila, wala na, talo na. May iwan na yung liability sa company. So, kung ang foreigner ay pumapayag na ma-submit sa opisina namin yung passport niya, may chance na aprobahan ng head office yung application for bail ng mga foreigner. Or with collateral like title o RCR ng sasakyan. So, may maiwang collateral sa amin for safetyness naman ng company. Pwede namin tanggapin yung mga ganong kaso. Pagdating sa mga restricted cases, magkaiba ang presyo niyan. Kung dun sa previous na-upload namin, ang rate na na-discuss ko ay 13% plus 2,000. So, ang restricted cases, ang rate niyan maabot sa between 15 to 20% plus 2,000. So, ganun kataas ang presyo niyan. Kasi napaka-risky, napaka-delikado. Kasi, apati robbery, kasama yan sa restricted cases. Kasi, malaki yung chance na tumakas o iwan sa company yung liabilities. Kaya, ganun kami nagiging mas maingat sa pagtanggap ng mga restricted cases. Nitong nakaraang January 31, nag-expire ulit lahat ng bonding company. So every, ang validity kasi ng clearance ay covered lang ng 6 months. So every month of January 31 and July 31, laging iyan yung ending ng validity ng clearance. So until now, today is March 2, wala pa rin po kaming clearance. Pero na-secured na nationwide yung clearances namin. Kaya waiting na lang po kami sa pag-release ng Supreme Court ng accreditation ng Cocodian Insurance Company. Tungkol naman po sa mga client na dumadanas ng sometimes nagkakaroon lang ng delay. Yung mga subpoena hindi nila na-receive. So may mga client kami na hindi nakaka-attend ng hearing. Minsan ang mga reason lang, minsan kasi idinadaan pa rin sa post office yung subpoena. So may mga late nilang nare-receive. Minsan naman naliligaw. So kayong mga client namin, once na tinawagan namin kayo, kasi ang korte automatic mag-i-inform sa amin na yung client namin ay hindi naka-attend ng hearing. So yung mga binigay niyang cellphone number or email address, kukontakin namin kayo. Kailangan namin yung coordination nyo. Huwag kayong matakot sa amin kasi kami mismo yung katuwang nyo upang magpaliwanag sa court bakit hindi kayo naka-attend ng hearing. So it's a matter of proper communication with us.
para maiwasan natin ang malaking problema, kasi tandaan nyo, isang absent issue, another warrant of arrest. Ganyan, kahigpit lahat ng judges. Kasi dapat kayo mismo na may kaso, aware kayo kung ano yung mga dapat yung gawin. Pero nandito kami, lagi nyong katuwang, mag-explain tayo sa court, magpapile tayo ng motion to lift warrant of arrest. Pero may attachment yon ng reason. Halimbawa na hospital, so provide us a copy of medical certification. Kung talagang makikita doon sa letter galing sa post office na late nyo nang na-receive, yun yung mga valid reason na yan, pwede nating i-attach para ililip naman ng judge yung order niya regarding sa issuance of warrant of arrest. So marami akong dinidiscuss ngayon, pinagsasama-sama ko na lang. Salamat din po pala, dahil bagamat madalang ako mag-upload, natutuwa ako na continuously maraming nanonood sa aming vlog ng anak ko. Nasa 10,000 viewers na rin po pala ang aming vlog. Ngayon, wala kaming clearance, kaya may enough time na naman ako para mag-vlog at makapag-contribute ulit ng mga informations kung paano, saan, at yung processing ng pagbibail ng mga preso. Huwag po kayong matatakot, dahil kung may karapatan ng mga complainant para ipakulong ang mga preso, so kayo marami rin karapatan. Kami naman bilang private entity na binigyan ng authority from Supreme Court, andito kami para maging katuwang nyo sa pagpapacilitate ng pagpo-post nyo ng bail. So legit kami, may authority from Supreme Court na ang validity nga ay covered lang ng 6 months. So hindi ganun kadali ang mag-renew. Kasi, alam ba, dito sa Cavite, buong branches niya ng Cavite, napakaraming branches dito sa Cavite, iisa-isahin namin yan, kumukuha kami ng local clearances, binabayaran din yan, 60 pesos each clearance, at kapag nakompleto na namin yan, yan yung nasa Alpalis, na nasa Supreme Court, so isasabit namin sa head office namin, at ang head office naman na magsasabit dun sa Supreme Court, para mabigyan ulit kami ng accreditation para maging legit or legal kaming makapag-facilitate ang pagpapalaya ng mga client namin na nakakulong sa iba't ibang kulungan. Ang sarap sa mga marami ako nakakausap na client na, "Ma'am, napanood ko po yung vlog nyo. Salamat po talaga." Ganun sila ka-expressive na malaking tulong daw po yung mga vlog na pina-upload namin. At yung iba nga po, although di ko kakilala, umiiyak sila sa akin kasi nararamdaman ko yung worry nila, yung takot nila. So yung mga pre-advices ko, gumagana ang pakiramdam nila. So, yung iba nga, gusto pa magpakamatay. So, ganun naman ako ka-accommodating para sa mga inquiries nila, sa mga tawag nila. At ang sarap din sa pakiramdam na yung tao sa puso, yung pagpapasalamat nila. Tuwa kami dahil marami kaming natutulungang kliyente na nahihirapan sa dinadanas silang problema tungkol sa mga kasong ito. Tunay na mahirap yung magkaroon ng kaso. Mahirap kasi una, main problem dyan, pera. Pangalawa, kung lack of knowledge ka pa, di mo alam kung paano ka mag-bail, takot kang makulong. After mapiyansa, nakakatakot din umatid ng hearing, nakakanerbyo sa loob ng korte. Tapos, ang mga judges, mga stricto, nakakatakot na pag ano, madali silang manermon, pero hindi naman po lahat. So,
natutuwa kami na sa pamamaraan ng ganitong pagbablog sa social media, marami kaming pamilya na natutulungan. At sana po patuloy niyo pa rin patuloy pa rin yung subaybayan mga i-upload namin. Subscribe niyo yung aming YouTube channel. Itanong mo kay Angel. Share niyo rin po sa inyong mga kaibigan. At parehas tayong magkakatulungan. May iba pa tayong pwedeng i-discuss. Abangan niyo rin po yung pinagpaplanuhan namin yung paano yung actual processing namin kung paano palayain yung tao. Medyo nahihirapan lang kami i-upload yung ganon. Siyempre, yung pagbibideo namin ng yung actual na mukha ng accused. Siguro magagawa namin yung actual simula sa fill up application. Kung may client kami na papayag na mabidyohan sila habang pinaprocess namin, kung anong oras kami nagsimula, fill up application, type ng policy, evaluation of all necessary requirements, pagpapanotary, didikit ng mga documentary stamp. So, papakita namin yan sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. Ah, ganun pala yun. Pati itsura ng pictures. For almost 29 years na ang pagbibil ko, ang laki na ng changes ng processing. Naging mas dumami ang requirements. Dito sa Cavite, iba-iba yung sistema. Iba itsura ng picture doon sa, ano ba, sa DASMA, iba itsura ng paano pagdidikit ng picture na yan, kung saan pipirmahan. Iba rin yung sa IMUS, iba yung sa 13. Iba, lalo na sa Silang. Bukod doon sa mga requirements na na-discuss ko, sa MCTC Silang, kailan pa dyan ng PSA plus marriage contract. Sa buong Cavite, medyo ang Silang ang talagang napakahigpit nila sa requirements. Lalo na't kung ang ID pa ay hindi nagtatali dun sa submitted barangay certification, hindi nila basta-basta aaprubahan yung application for bail. So, hindi nagiging uniform ang submission ng requirements, although may similarity lang kasi iba pa rin yung rulings ng mga judges. So ayun po, paghahandaan po namin yung next siguro paglabas ng clearance namin, i-approach ko yung client namin na papakita namin yung kahit hindi na naka-focus yung pangalan nila, hindi na mababasa yung pangalan na accused at saka yung mukha ng mga applicant, pero yung mabasa, makita nyo lang, mapanood nyo yung ganito pala yung processing, ganito pala ginagawa, tapos pati yung actual na pagpunta sa kulungan, sa police station or sa BGMP, then pagpunta namin sa notary, after ng notary punta na sa court, kung anong oras namin pina-evaluate sa OCC RTC or OCC MTC yan, tatayman namin kung ilang oras matatapos yung processing ng bail at anong oras makakalaya yung kliyente na excited ng makalaya. Okay na po yun. Sana marami kayong matutunan sa amin. At basta lagi kong pinapayo sa mga client, ingat-ingat po dahil maraming mga fixers, mga nagmamagaling na ahente daw kuno sila, pero ito yung mga fixers na to, ang dyan kayo mag-ingat dahil sila yung talamak pa rin po, may mga nananakbo ng premium na mga kamag-anak na gusto mapalaya nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Yan lamang po. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you.